we have to be very clear na ano, ako hindi ako konsentido ha. Mali naman talaga siya. Mali talaga siya. Hindi naman o. Pero ma'am, hindi niyo napansin ko talaga, parang nandito pa rin yung mga bakas ng laser. Ayun, oh, yung green. Kasi nag-tuner kayo. Sorry po. Ah, ganun po ba yung kapag hindi ko siya inano? Kailangan, importante, pag nag-laser ka, masyado kang sumusunod sa instruction. Oo, oh, papasaway talaga. Kailangan talaga. Sorry na po. Buti na lang mabait yung pretty and calm. Hindi ako inaano. Kaya kita. Kaya nga po, pero mabait pa rin eh. In all fairness, pinagsasabihin kayo na po kayo mag-alala. Oo. Oh, oh. Pag nakita mo, pinapagalitan ko eh. Sasha! Ganda po talaga ako. Kasi biglaan yun eh. Pag nag-ano, nagbablog. Oo. Wala naman dito. Magugulat na lang siya. Kabilang-bilinan ko. Kabilang-bilinan ko yung nasa video yun. Bawal. Ang kulit ko. Babawi na lang tayo sa second session. Yes, alam ko naman na. Hindi kasi ganito yun guys. Siyempre, bilang pamilya, di ba ikaw ba pag may fault yung kapatid mo o yung anak mo, kunwari, for example, kunwari lang ha, nabuntis, eh, pina-persecute mo na ba? Di ba hindi? Hiniintindi mo siya, tapos tsaka mo solusyonan. Yes, o, hindi puro galit-galit. Hindi puro galit. Kasi hindi, ganito ha, we have to be very clear. Hindi naman din lahat ng basher-basher. Minsan kasi, pag napamahal ka sa kanila, pag attach ka sa kanila, hindi mo may iwasan na concern sila sa'yo. Nagsasabi din talaga sila ng sa loob nila kasi minsan para sa'yo din talaga yon. So, ihiwalay natin yung totoong basher na gusto lang mag-bash sa basher na hindi lang niya nasabi ng tama, pero may point siya. Kasi may point naman talaga. Ako hindi ako konsentidora. Pinapagalitan ko to. The word is pinagsasabihan. Yes. Kasi lagi naman kaming nag-uusap and pag may mali, ang bilis yung nakatawag agad ako. Tapos hindi niya sasagutin. Alam na yun. Mapagalitan ako ni Ma'am Linya. May text, may messenger. Both yan para mabasa. Walang lusot. Mali naman talaga siya. Mali talaga siya. Hindi ko siya kinakampihan. Pero hindi naman, ang hindi lang magandang part dun kasi is yung mga salitang nakakapanakit. Kung nag-ano kayo, kung nagmamalasakit kayo, dahil napamahal na siya sa inyo. Kasi alam mo, honestly, merong mga tumatawag lang sa akin from Japan. Nagpapasalamat. Salamat po sa pag-aalaga kay Leticia. Nagpapasalamat lang sila. Salamat po, makinis na yung bata. Kasi po, naawa po talaga kami. Ganun lang talaga. Alam mo, honestly, may pumupunta sa Pretty Encounter. Hindi naman nila kailangan ng treatment eh. It's just their way of thanking Pretty Encounter. Wow. Hindi nila kaya, they're coming from what? Quezon City. Ang lalayo, Tupasig. Nagbabiyahe sila para magpasalamat lang sa amin. And their way of thanking Pretty and Calm is purchasing or kahit ano, obviously hindi nila kailangan eh. Nagpapadrip sila, nagpapafacial lang sila. Wala lang, gusto lang nila magpasalamat. Salamat po pakisabi kay Leticia. Hindi nga sila nagpapa-acknowledge eh. Hindi naman nila, uy, pa-shoutout po. Walang ganun. Ano lang, tuloy nyo lang po yung pagtulong kay Leticia. Ganun lang, sumusuporta lang sila. So, iniisip ko, nung mabasa ko to, baka na meron lang kasi na tipong gusto na rin talaga nilang kumini si Leticia. Doon naman talaga tayo papunta. Alam mo, to be honest, before Leticia came to Pretty Encounter, established na yung Pretty Encounter. We've been in the business for more than 2 years before Leticia came. And na-establish ko na yung relationship namin sa mga clients, marami ng loyal clients, and marami na rin kaming famous na inaalagaan, like influencers, beauty queens. Isa rin naman kaming napatunayan before Leticia came. Yung basa ko, hindi, ng reaction ko na lang is, baka naman kasi yung ibang nang babash is, masyado kanilang mahal. May ganun din na ano. Para sa akin din. Intindihin mo din. Na kasi kung ako nga nagalit eh. Hindi naman galit na parang papatayin ka na. Yung iba lang kasi grabe naman kayo magsalita eh.
minsan sumasagot din ako pag di kumakayanan. Yung iba, hinahayaan ko na lang, pero pag minsan sobra, sumasagot din talaga ako. Kaya yun, yung parang ano, iniisip ko na gustong-gusto na kasi nila na kuminis talaga ako. Kuminis ka na, yun talaga yung goal nila. Kasi bilang nagmamalasakit sila at nagmamalasay, gusto ka na nilang kuminis. Kaya gusto nila, sumunod ka. Yes. Oo. Yun lang naman yun. Huwag mo masyado. Kasi alam mo, nung after ni Leticia mag-vlog, kinabukasan yung vlog niya ang timeline. Naiintindihan ko naman. Kasi, to be honest, bakit ba sikat ang Facebook? Because we all want to be liked. Right? Mm-hmm. Bakit sikat ang Instagram? Di ba may love, may followers, yes, may TikTok. We all want to be followed, to be liked. Gusto natin, ano pa, yung Twitter, yung mga ganyan. Gusto natin, syempre, yung gusto tayo. But we can't please everybody. Oh. Yun eh. Kaya lang, ang dali nating sabihin, kasi hindi sa atin sinasabi. Pero pag kayo yung nandun sa sitwasyon niya, ang hirap. Nakakaano talaga yung, dati talaga, sabi ko, okay lang yan, maminya, huwag mo na lang pansinin. Pero nung, meron na naman umatake sa akin talaga, kasi hindi naman talaga totoo, eh talagang bibigay ko din yung ano ko, yung side ko, papaliwanag ko, ganun. Aminado, ang kinaganda kasi kay Leticia, kaya hindi ko nagawang magalit, nauna nang mag-sorry. nauna na siya, alam naman niya, oh, pero ganito yan na, hindi sapat ang sorry. Mm-mm. Kailangan alam mo yung repercussion, yes, of what you've done. Mm-mm. Which is, katulad niyan, imbis na magse-second session kami ng Fraxel, hindi muna. Magpipicture muna kami. Madedelay ng konti. Dapat yan second session na hindi muna. Hindi naman siya, to be honest, in person, hindi naman siya sobrang sunog na sunog. Medyo konti lang. Hindi naman siya yung talagang... Yung noo ko lang talaga ate. Medyo lang. Pero to be safe na lang din. So last week ng instead January 15 or ngayon pwede na. Ano na lang kami last week ng January or February for the second session. Yes. And siguro if there's one thing I can be proud of, lahat ng mga nagtry ng 4D Fraxel ng PTN Cal, 100% guaranteed. Makikita niyo na nagpapasalamat sa amin. Popost namin sa page 'yon. Yes. Sobrang nagpapasalamat sila dahil yung iba may mga horror stories sila sa Fraxel dahil sobrang sakit or hindi pantay-pantay yung pagka-laser. May mga ganong horror stories sa Fraxel eh. Or mas lumala. Sa Pretty and Calm, I can say 100% ng nagpagawa is wala, nagpapasalamat talaga. Popost ko sa my story ko basta papayag sila. Kasi syempre, we respect the privacy of our lives. Pinipilit niyang maging masaya, nararamdaman mo hindi siya ganun kasaya. Very transparent kasi itong tao eh. Oo, tama ako, mali. Opo. Very transparent siya. So, sabi ko, kailangan na itong puntahan. And sa aking bagong studio, nandito na kami. Hindi na sa ano. Nandito na kami. Pa namin, sa sala namin, dito na kami. Kailangan na itong puntahan si Leticia kasi baka bumaba yung energy level. baka mag-hello na naman yung mga acnes niya. Buti nga wala pa po eh. Oo, wala nga eh. Wala talaga. Anong gagawin natin? Para wala na. Wala na. Ano na to? Just to reiterate, this is just her 9th session, ha? Wow! 9th, guys, 9th session pa lang to. In other words, nakaka-8 pa lang kami, pang-siyam pa lang to. Sana naman po, huwag po kayong masyadong minamadali nyo kami. Yes. Ano, wala pa rin nangyari. Naman, grabe naman sa walang nangyari. Kuya, nga, lagay ko dito yung picture ko dati, nung hindi pa ako inaalaga ng Pretty and Calm. Sige, tignan nyo, kung grabe, wala pang nangyari talaga. Grabe naman kayo sa mga walang nangyari. Grabe na lang naman. Sa akin, ayoko na lang magsalita sa walang nangyari. Ibang tao na lang yung magsasabi sa walang nangyari. Pero, imagine ninyo naman, nakaka-8 pa lang kami. Kasi pang-9 pa lang kayo, hindi pa ito, wala pa ito sa sistema niya halos eh. Nakaka-8 pa lang kami. Ang gagawin namin ngayon is Pico Sure. Yes, Pico Sure. Are you sure? Pag yung followers na kasi mas maraming taong namumroblema sa acne. Lalo na ngayon. Alam mo, hindi lang ang namumroblema yung mismong tao, pati parents, mga pumunta sa amin, parents. So, ang binibigyan ni Leticia na inspiration, hindi na lang yung mga taong walang confidence, binibigyan niya ng hope yung mga taong, kasi yung mga iba sabi nila, mas severe pa nga daw yung acne ni Leticia kesa sa kanila, bakit sila hindi mabigyan ng pag-asa? Kumbaga nagkaroon sila ng hope. Yes. Dahil nakita nilang,
feeling kasi nila, honestly, hindi na sila tumitingin sa salamin. Mm-mm. May ganun. Oo, so, oh, ako din po ganun. Ganun ayun na, wala nang confidence na parang, okay, ito ako, pero ayoko nang tumingin sa salamin. Mm-hmm. Ayoko pero, pa nga umaten nun sa mga, ano eh, mga kainan-kainan, kasi kukutsain na naman ako ng mga, oo, pero ano nung ano, nung eventually, kumikinis na sila, ay, nagma-my day na. Oo, yun nagsiselfie na. Nagsiselfie na. Mm-hmm. So, ang sarap lang sa pakiramdam. Mm-hmm. Kung pwede lang isa-isahin ko sila, pero alam na nila yon. Yes. Yes. Basta susunod ka lang. Mm-hmm. So, meron naman siyang hindi nasunod. Hayaan na natin. Huwag natin siyang i-persecute. Natakwil yun naman na ako. Oo, ganun naman yung kala niya naman, pumatay o nagbawa. Kaya nga, hindi naman eh. Oo, ayan. Pero alam na niya yon, alam na niya yon. Hindi na niya yun uulitin. Pag inuulit pa niya yon, hindi lagot siya. Opo. Kasi face naman niya yan eh. Face niya yan, oh. Gusto mo ba mapatagal? Gusto hindi mo pa. Ba masira? Oh, hindi. Oh, hindi. Hindi talaga. Oh. Gusto din, sino bang taong gusto niyang magtagal? Oh, gusto mo? Sa pag-ibig? Ah! So yung nga, so ano na tayo, move forward na tayo. Yes, good vibes lang tayo. Opo. Good vibes lang tayo. Huwag tayong mag-dwell on sa mga nasabi na nakapanaki. 2021, ano tayo, dapat positive energy lang tayo. Mm-mm. Dapat ano tayo, lahat magaganda, kung may ano man, move forward. Ganun lang. Ganun lang dapat ang buhay. Simple-simple lang ang buhay, pasimplehin lang natin. Yes. Tsaka, instead na awayin nyo, maganda nga kakampi nyo eh. Mm-mm. Diba? Bakit nyo kami aawayin? Pwede nyo naman kaming gawing kakampi. Mas okay, mas malakas tayo, diba? Oo, kami sama-sama. Tayo, sama-sama tayo. Kung meron kayong gusto kay Leticia, pwede naman kayo mag-comment lang. Mababasa nga niya yung pambabash niya eh. Kaya nga. Nababasa niya namin lahat ng support niyo. Talaga ang daming nagmamahal sa'yo. Ang daming... Nagmamahal na rin sa 3TN ka. Yes. Kaya nga sabi ko kay Leticia, isip tayo kung paano tayo ano eh magpe-payback sa mga tao. Mm-hmm. Kaya may mga giveaway kami, abang-abang. Yes, abang niyo po sa page ng Prison Calm and sa IG nila. Oo, hindi ako nagkukulang kasi alam mo tao lang si Leticia eh. Kakamali din naman ako. At least natututo ako. Alam mo importante, marunong kang mag-sorry, marunong kang mag-acknowledge ng fault mo. At yes. Hindi mo na siya uulitin. Mm-mm. Yun yung importante sa sorry. Yun yung mga three parameters. Baka Mm-mm. naman mamaya, sorry ka ng sorry, inuulit mo. Mm-mm. So, number one, you have the humility. Mm-mm. Na kaya mong naaminin na, sorry po, nagkamali po ako. Which is ginawa niya. Number two, huwag na niyang uulitin. Mm-mm. Kasi para sa kanya din naman yun. Opo. Yun lang. So, move forward tayo. Ano yes. tayo? Focus tayo sa goal natin. Which is road to kinis. Kaya pala ito tinawag na road to kinis kasi journey to. Yes. So may mga ano kami, may mga influencer kami before. Yung kay Meiko Montefalco is Kutis Artista Challenge. It's a challenge kasi challenge. Tingnan niyo yung procession niya. Mm-mm. Which is alam natin. Kay Romsi Dineras Project B-Shape kasi gusto niya lumit yung mukha niya. Pero kay Leticia hindi tayo pwedeng challenge. Hindi natin pwedeng i-challenge yung jeans niya, yung hormones niya. Ano, challenge tayo, gano'n? Yung jeans, kakawain. Oo, kasi nasa jeans niya, kasi na-interview ko na yung mga tita niya eh. Mm-mm. Na-interview ko na yung mga tita niya na, yun nga, nagkaka-pimples ng dalaga, nung mga anak, wala na, okay na. So, hindi natin pwedeng i-challenge yung hormones Mm-mm. niya, yung jeans niya. Mm-mm. Ang pwede lang natin gawin, i-support natin siya at alamin natin yung culprit. Kaya nga, ano eh, may diary siya eh. Kasi, dapat mas alam niya, mas kilala niya yung sarili niya. Ano bang nagtitrigger, ba't siya nagkaka-acne? Sa makeup, ano ba yung makeup? Hindi naman lahat ng makeup nakaka-acne. Kaya sa nga eh. Sa dami ng nagme-makeup, nagkaka-acne ba? No, hindi. Check mo. Lagyan mo ng checklist. Ano ba yung ginamit? Yung mga ingredients, ano ganyan. Ba? Usually maganda kasi is hypoallergen. Sabi ko na, huwag nating madaliin kasi, ano lang tayo, relax lang tayo. Yes, relax lang tayo okay. Kasi we'll get there. We'll get, nakita nyo naman siguro ang commitment namin na may pandemic. Sana mm-hmm. huwag niyo makalimutan yung effort namin na may pandemic, may travel pass, mm-hmm. yung urge namin. Kasi at gusto namin, may goal kami. May goal mm-hmm. kami, which is road to kinis. And ibinabahagi namin sa inyo yung experience niya. Mm-hmm. She's very transparent. Pag nasasaktan siya, nasasaktan siya. Diba? So, ano na lang. Kumbaga sa ano, public figure siya, naiintindihan natin yan. Kumbaga, kung mag-comment sila, wala tayong magagawa eh. Pero ano na lang, hinay-hinay na lang tayo sa sinasabi natin. Kung meron kayong gusto from Leticia, is
comment down below kung anong gusto nyo. Thank you so much, Ma'am Ninya. Yeah, abangan nyo po kami sa aming bagong session na Pico Sure. Yes, ayan po. Ako. Mm-hmm.